ay itong threat ay nangyari sa inyo, seryoso ba ito o kwan lang, mga political... Serious ito, sir. Nakita mo si Marcos Senior? Nakita mo kung paano nila, anong ginawa? I'm sure nakita mo yun, sir. Kasi kami, edad namin, din namin nakita. Nakita mo, sir, naabutan mo? Yes, sir. So, very serious ito. This is not a, ano, parang laro-laro lang para sa kanila. Seryoso sila sa gusto nilang gawin. At alam natin ang capacity ng isang Marcos. Okay, madam, tinulungan mo ang tatay mo nung panahon niya tumakbo, and then ikaw naman, anak naman. Tinulungan niya ako. Ay, tinulungan ko siya noong 2016. Tapos, tutulungan ba niya ako sa 2028? Hindi ko alam. Dahil noong 2022, wala. Noong 2022, wala siyang active help na ginawa. Sinabi lang niya na kaya niya yan. Na yun din ang sinasabi niya hanggang ngayon, kaya niya yan. So heartwarming, no? Pag ang magulang mo, ganyan lang yung sinasabi, kaya mo yan. Wala man lang, parang ano, parang, uy, kawawa ka naman. Uy, parang anong matutulong ko? Uy, ano, kailangan mo ba ng doktor, abogado? Heartwarming kung ganyan yung concern ng magulang mo. Another question from my end, ma'am. Yes, ma'am. What's your reaction to the MNLF's offer to provide security for you if in case your current security will be pulled out? Yes, nagpapasalamat ako, ma'am, sa Moro National Liberation Front, MNLF, sa kanilang offer na tulungan ako sa security. But right now, meron na akong mga kaibigan na gumagawa ng paraan kung paano gawin ang aking security in case na magkakaproblema talaga kami with the armed forces of the Philippines, particularly the unit ng Presidential Security Command. Why are you saying, VP, na no matter what, hindi nyo tatanggapin ang PSPG ng PNP that will take over for PPSPG? Yes, ma'am. Ang ano kasi, ma, ang Presidential Security Group o PSG na ngayon ay pangalan niya PSC, Presidential Security Command. Ang batas na gumawa noon, may mandato siya. Ang mandate niya is the protection of the President and his family, protection of the Vice President and his family. At meron pang iba. So, ang PSC kasi is a command under the Armed Forces of the Philippines. Walang mga police doon. AFP yan sa lahat. Ang mandate ng PSC, President and Vice President, bakit? Bakit yan ang mandate nila? Kasi our Constitution provides for the line of succession. The Vice President is the first in line. So, ibig sabihin, the state is required, is mandated by the Constitution and by laws to protect the Vice President. Kasi pag nawala ang Presidente, siya yung susunod. Kaya pinoprotektahan din siya. Kasi siya yung reserve. Kasi pag hindi mo pinoprotektahan ang reserve mo, wala ka ng reserve. Ang gagawin niyan, pipili sila doon sa mga members ng Congress. O, pabalik na naman tayo kay Martin doon. So, baka nga ganun yung gusto nilang gawin, no? Hindi na sila masusunod sa Constitution para na that is something I have to think about again as well. So, yun. The PSG, now PSC, is a unit of the Armed Forces of the Philippines. It
It's mandate, president and family, vice president and family. Why? Because there is a line of succession. You need to protect your reserve. Wala doon sa usapan ang Philippine National Police. Super last po from OVP Media. Based on the DBM COA joint circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction? Sorry ha, ulitin mo yung tanong. Based on DBM COA joint circular, OVP and DepEd violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. What's your reaction po? Sino nagsabi? Sa based ma'am sa DBM ko wa joint circular. Kaya nga, sino nagsabi no na base doon may violation? This is question from Sir JC from OVP Media po. I'll ask. Oo, but someone has to have said kung Balikan nyo na lang. Last one from Mr. Oliver Arquiza. Good afternoon again, ma'am. Balikan ko lang yung local, no? On a local front. I can see former Vice Mayor, former Mayor Ben Climac po nandito ngayon. And it is a public knowledge na nung last election, isa siya or kundi siya lang yung bumuntagi talaga na pinakita yung suporta sa'yo bilang sa pagtagbo ng Vice President. And now she is running under a group na kumbaga ikalaban ng sinasabi nyo hindi nyo kilala na kongresista. Okay, nalang so, si so, since nandun si Mayor Beng sa grupong yon, is it safe to say na kung mag-endorse po kayo ng candidate locally, of course, kasama dyan si Mayor Beng at yung kasama ba yung buong partido niya at yung kalaban nang sinasabi nyo, hindi nyo kilala. Or mayor. Thank you po. Oh, okay. Yes. Sige. Well, kung meron pa mang value ang words ko dito sa Zamboanga City at meron pang mga tao na naninig, ay, nakalimutan ko, sir. Tama. Sorry. Kaya pala ako hindi na mag-endorse dahil nung last endorsement ko, anong nangyari? Ah, sinasabi sa akin ng mga tao na budol sila. Hindi, Sarah, na budol kami dahil sa iyo. Saan man ako pumupunta, yun ang sinasabi sa akin. Kaya pala ako nag-desisyon noon na hindi ako mag-endorse. But, let me just say that nakita niyo ang track record ni Mayor Ben Climaco noong siya ay mayor. Nakita niyo ang kanyang mga accomplishments. Ngayon, mayor siya na, ngayon vice mayor ang kanyang tinatakbo. So easily, kung magagawa niya ang pagiging mayor, easily she can do the work, the duties, and the mandate of the vice mayor. Dahil nakatutok lang yun sa legislation eh. So kung kaya niya ang executive, lalong-lalo na nakaya niya ang legislative. Dahil napaka one track ang trabaho ng legislator, gagawa ka ng batas. So on that point, the voters should think about that. Is her achievements, accomplishments as mayor, and her capacity na mag-vice mayor. Lagi kong sinasabi ngayon, ano ba dapat iniisip ng mga tao ngayong darating na ang eleksyon? Una-una, pangako. Huwag na kayong maniwala sa pangako, ha? Pag sinabi ng tao, ito ang pangako ko, i-check nyo muna. Yung mga pangako ba niya noon, tinupad niya ba? Check nyo. Ano ba yung mga pangako niya noon? Natupad ba yon? So dapat ba naming paniwalaan yung pangako niya ngayong eleksyon na ito? Pangalawa, huwag magpadala sa vote buying. Ang vote buying ngayon, legal na, hindi na illegal. AKAP, AIX, MAIP, TUPAD, at kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Nagiging legal ang vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng
ayuda. So yan yung sinasabi ko, yan yung proof ko na nagiging legal na ang vote buying na tinatago sa pangalang ayuda. At pangatlo, hindi dahil gikan yan sa pamilya ng mga politiko tulad ko, hindi dahil galing yan sa may tatay yan na mayor, may kapatid yan na governor, may anak yan na congressman, hindi dahil galing yan sa political dynasty ay ibig sabihin magaling ng kalibre niyan. Huwag ninyong iboto ang isang tao dahil lang sa nakaapilido niya ang gusto niyong kandidato. So yan ang paalala ko ngayong darating na election. Check promises. Tanggapin ang ayuda kasi pera ng bayan yan, pero huwag magpadala sa vote buying. Pangatlo, huwag bumoto dahil kaapilido o dahil nasa political na pamilya yung kandidato. Bumoto kasi chinek nyo yung mga promises niya at chinek nyo yung kakayahan niya. Tulad ng sinabi ko ngayon, nakita natin ang 9 years ni Mayor Beck, ibig sabihin, alam natin na kakayanin niya ang pagiging vice mayor. Going back po, from Sir Bonds Magsumbol of Rappler pala po, he's asking for your reaction based on a DBM COA joint circular. OVP and Tepetoco violated a rule on confidential funds when you allowed security officers to handle them instead of special dispersing officers. Reaction yes. No, I will not comment on the assessment of the person asking the question. Ano pangalan niya? Bonds Magsumbol of Rappler. Oo. I will not answer a question na si Bonds Magsupol ang nagsabi na there is a violation of the JMC. I will only answer kung nagsabi ang COA if there is a violation of the JMC. Hindi COA si Bonds mag-rapple. Hindi siya COA. So hindi siya dapat ang nagsasabi na merong violation ng JMC. Na sinasabi ko din, hindi ang congressman ang nagsasabi na merong violation ang Office of the Vice President sa confidential funds. COA lang na trabaho yan. Alright, thank you so much everyone. Here ends our press briefing. Maraming salamat! Magandang hapon!